Hello mga kumaretes, andito nga pala ulit ako sa DB Mart. Bala ko din talagang pumunta dito dahil nga bibilihan ko nga ng bagong uniform yung aking anak. Tapos tumawag nga si Mudrakels at nagpapabili nga siya ng bagong doorknob kasi yung doorknob niya sa tindahan ay nasira daw. Wala nga din talaga akong balak bilhan ng bagong uniform itong anak ko. At kung bakit nga ba pasukan na ay ngayon nga lang ako napaisip bumili. Dahil nga mga kumaretes, ang anak ko nga ay hindi nga maingat sa uniform. Dahil nga mga kumaretes, biruin nyo ang mahal ng uniform, nasa 250 tapos titintahan lang ng ball pen. Alam niyo yung pagod na at ngalay na yung bunga nga ako sa pagsasabi pero hindi pa rin tumatatak sa isip. Hindi pala ako namamalo ng anak mga kumaretes. Talaga nga naman na pag ako ay nagalit ay nagsusuper science ako pero hindi ako namamalo. Maririndi ka talaga sa bunga nga ako dahil nga paulit-ulit nga ako. Andito na nga tayo at dito nga ako bibili ng doorknob. Ang sabi nga ni Mudrakels ay yung tigto 200 plus nga lang. E di syempre masuno rin tayo kaya yung tigto 209 nga lang yung binili ko. Pagkatapos ko nga mamili ay nagpunta naman ako sa third floor. Dahil andun nga yung mga uniform na aking bibilhin. Bibilhan ko nga din pala ng sando yung anak ko dahil yung sando ng anak ko ay hindi raw makita ng aking asawa. At pag-akyat ko nga ay napatingin nga ako dito sa mga ipit kaya naman dito muna ako nagderecho. Bibili nga ako ng headband at saka bibili na nga din ako ng ipit ng aking pamangkin. Dahil nga meron nga tayong fan na medyo basher dyan ay kailangan maganda ang kanyang buhok. Meron nga kasi talaga mga taong ganon na kulang sa aruga. Pero hayaan na nga lang natin kasi yung mga taong ganon ay hindi naman aasenso sa buhay. So ayan, dito nga ako napunta sa headband dahil yung mga headband ko nga ay lahat ay naputol na. Nasa 10 mahigit nga yung headband ko pero lahat putol. Biruin nyo, ginagamit din ng anak ko, ginagamit din ng asawa ko, o diba? At yan nga, nagsukat na nga ako at ang pipiliin ko nga ay yung hindi nila masusuot. Nung bumili nga ako niyan at nakita nila bakit daw hindi ko sila binili. Ay nako, dapat sa kanila ay yung bakal para hindi napuputol. Ang gaganda nga ng headband nila dito dahil nga yung ginamit nilang beads ay yung Swarovski. Alam nyo ba yon yung beads na nakinang? At ayan nga, for the sukat-sukat muna ang person. At meron nga din silang mga pearl, ang lalaki naman kaya hindi ko type. Ang pinili ko nga lang ay yung maliliit ang pearl. At ito nga ang napili ko sa aking pamangkin. Marami na nga yung ipit, hindi nga lang iniipitan sa umaga dahil nga basa ang buhok. Yung bata nga na yon ay sunod sa luho sa amin dahil nga nasa bahay. Ayun nga yung anak na panganay ng kapatid kong nasa Japan at dito na nga sa amin mag-aaral. At syempre, bago nga ang school, dapat lahat ng gamit ay bago din. Bago nga lahat ang gamit noon, kaya naman tuwang-tuwa at excited na nga pumasok. At dito na nga tayo pupunta sa section ng mga uniform. Bibilhan ko nga lang ng dalawang sando, isang polo at saka isang t-shirt na puti yung aking anak. Siguro kung bago nga magpasok kan ako bumili ay madaming ang tao dito. Alam nyo naman ako na iniiwasan ko talaga yung madaming tao. Mga oras nga na yan ay wala naman masyadong tao dito sa taas. At ayan nga, nagpili-pili na nga ako at tiningnan ko nga ang size kung kakasya ba sa aking anak. Dahil nga natulian na yon ay ang bilis ngang lumaki. Kaya naman ang hinanap ko ay yung pinakamalaking size na para naman hindi niya kaliitan. Nakahanap pa nga ako ng dalawang size na malaki. In fairness, budget meal nga lang itong sando na nakita ko. Pero ang ganda ng tela. Sabi nga nung nag-a-assist sa akin, ito nga daw yung mabenta kasi nga mura. Pinakamalaking size na nga siya at 85 pesos lang kaya dalawang nga yung kinuha ko. Pagkatapos ko nga mamili dyan ay dito naman ako nagpunta sa mga polohan. Ayayamot lang talaga ako mga kumarites. Biruin nyo ang mahal-mahal ng ganitong polo tapos titintahan lang ng ballpen. Hindi lang basta tinta mga kumarites, as in buong tinta ng ballpen. Tapos pag tinanong mo ang sasabihin sa'yo, hindi ko alam. Kaya mas gugustuhin ko nga nakasibilyan lang yun kasi hindi masyadong kita ang dumi kapag ka nakasibilyan. At ipapakita ko nga sa inyo kung ano yung polo na sinasabi ko na tinintahan nga niya ng ballpen. At ito nga yun mga kumarites. Ilang araw ko nga yung binabad sa Clorox pero hindi pa rin talaga natanggal. Any suggestion dyan mga mami kung paano nyo natatanggal yung mga mancha ng mga damit ng anak nyo? Dahil sayang naman talaga yung isang polo na yun dahil nga mahal din. At tiningnan ko nga dito at bawal nga buksan at kailangan nga ng assistant. Kaya naman tiningnan ko muna kung anong size ng anak ko bago nga ako nagpa-assist. Para nga alam na nila kung anong size ang kukunin nila. Isang polo nga lang yung bibilihin ko at yung medyo malaki-laki na nga yung kinuha ko para pwede niyang masuot next year. Dahil nga medyo tamad tayo maglaba, ang gagawin ko nga ay dalawang araw na nakasuot na polo, tapos isang araw na t-shirt, tapos isang araw na jogging pants at ang Friday nga ay naka-freestyle. Dahil nga ang Friday ay pwede namang parang wash day nila. Dahil nga ang mga teacher din ay hindi nga nakasuot ng uniform tuwing Friday. Paano ko nga nalaman kasi naghatid nga ako kanina, nakita ko yung mga teacher hindi naka-uniform. Hindi ko nga lang alam kung ngayong araw lang yun. Hindi nga pala ako pumasok ngayong araw dahil nga may meeting nga sa school. Dahil nga bago yung teacher ng anak ko ay wala pa nga silang GC. Kaya kailangan ko nga talagang umaten dahil nga para mapasama tayo dun sa GC. Dahil
dahil nga pagka may problema ay pwede ka nga dun mag-chat. At dito naman nga ako nagpunta sa bilihan nga ng t-shirt. Nakakaloka talaga mga kumarites. Pagkadating ko nga sa bahay ay sabi ko nga sa anak ko ay ingatan ng kanyang uniform. Paulit-ulit ako, paulit-ulit. Dahil nga yung polo niya ay natintahan. Kaya naman sabi ko sa kanya pag tinintahan niya ulit ay talaga namang lagot siya sa akin. Biruin nyo ha, biruin nyo. Kakasabi ko lang ng gabi ha, kakasabi ko lang. Aba, ay nung sinuot nga pagdating ay may pintura. Sinong hindi maiiyamot mga kumarites? Talaga naman. Umakyat talaga sa ulo yung ink ng dugo ko eh. At hindi lang yun mga kumarites, pati yung pants niya may pintura. Nung tinanong ko kung saan napadali, ang sagot sa akin, baka daw color lang. Pag hindi ka nga naman, nag-super science times 3. Buti na lang at pagkadating nga ay nilaban agad ng aking Mudrakels yung damit. Dahil nga pagdating at nung nakita ni Mudrakels, ang sabi nga ay naku, lagot ka sa mami mo. Kaya naman nilaban agad pero meron pa din kaunting natira. Kaya nga sabi ko nga ngayong araw, Friday, ay nag-pistel na nga lang siya. Kaya naman ako, nakakatakot talagang pagsuotin nyo ng puti at talaga namang hindi ka sigurado pag uwi kung may mancha. Para nga ayoko nang ipasuot itong polo na binili ko. Na talagang ang sabi ko nga sa kanya ay pag tinintahan niya uli ay talaga namang lagitik ang puwit niya sa akin. Abay, paano hindi ka magagalit mga kumarites? Ay hindi naman talaga biro ang binibili natin dito. Abay, akala ate tumatay ng pera. Ay manghihinayang ka naman talaga sa ating binibili at hindi naman din biro talaga. Kaya nga kahapon pagdating ko ay talaga namang napagsabon ko talagang maigi. Abay, tinatawag ko nga sa laruan. Abay, hindi ata ako naririnig at alam na siya may kasalanan. Abay, nung tinawag ko nga ay kita ko na nga nakasunod ko. Aba, ay pagpasok ko ng bahay ay hindi ko nakakasunod. Nawala nang bigla. Ay di yung level ng pagiging super science ko ay level 2 naging level 3 nung hindi ko nakitang kasunod ko. Aba, ay bumalik dun sa laruan eh. Ako hindi iniintindi. Ay di ang nangyari ay di ayun, pirmi sa loob ng bahay. Hindi ko pinalabas at talaga namang narindi siguro sa aking bunganga. Hay nako, sino mga kamami ko dyan na nakaka-relate sa akin? Huwag kat pag inutusan mo ay hindi ka susundin, pero pag may ipinabibili, talaga namang napakabilis. Nasabi ko nga sa anak ko, paulit-ulit na nga yung mga bilin ko, pag hindi niya sinunod ay talaga namang lagot talaga siya sa akin. Abay, ang galing pang mga ngatwiran noon, ay kung kailan nga nagbinata ay tsaka naman tumigas ang ulo. Palibasa nga ay nag-iisa ay kailangan ko na atang sundan. Pag sinabi mo naman nabibigyan ng kapatid, ay ayaw na ayaw naman. Aba, ay ang dahilan niya kung bakit ayaw ng kapatid ay siya daw ay laging uutusan. Ay kagaling din ano, mindset ba mindset? So yun lang naman mga kumarites ang aking mga binili at nagbayad na nga din ako. So yun lang naman mga kumarites ang aking kwentong nanay na i-share ko lang. At for sure, hindi ako nag-iisa dyan. Yun lang naman, see you sa aking next vlog. Bye!